Buhay po tayo lahat. Kaway. Kaway. Wala na nga sa labas. Kaway po. At kumaway tayo sa ating mahal na Patron, ang Holy Trinity, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Dapat po kaway natin siya, ang ating Patron, ang pinakamataas, ang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Kuya John, magandang gabi. Mga kapatid, yes, I do. Yan po yung aming sinasabi, yan po ang sinasabi na mag-asawa kapag sila ay kinakasal. No? Yes, I do. At pag mula po nung kayo ay binyagan, pati ako, sinasabi po natin, sinasabit po natin palagi ay opo, sumasampalataya ko. Hindi nga po tayo nakasagot nung tayo binyagan sapagkat ang mga magulang, ninong at inang natin ang sumagot para sa atin. Pero yung sagot nila ay pag-oo nila sa Panginoon. Lahat po ng sakramento, oo tayo kasi. Nung inasal po yung iba sa inyo, hindi ba sinabi ninyo, opo, mamahalin ko siya. O kaya sa wikap in this, yes, I do. At nung magpaparin po kami, nakon na mga magpaparin, no? Kapag inawag ng pangalan, sinasabi po nung magpaparin, kapag siya ay o ordinahan na, sasabihin niya, narito po ako. Napakaganda po ng sagot na opo sa Diyos. Ma'am, yun po yung buong katotohanan. Tayo po ay umuho ni Jesus. Pero ang buong realidad ng buhay, hindi po tayo palagi umuho sa ating Diyos. Hindi po tayo umuho sa Holy Trinity. Hindi po tayo umuho sa Diyos. Yun po ang tunay na realidad. Bakit po kaya ang madalas nating sagot ay ayoko? Hindi. At bakit po tayo humihintay? Bakit po tayo umaayaw? Kumihindi po tayo sinasabi natin ayoko sa mga hindi natin kaya ang pinagagawa niya. Yun lang naman. Kaya tayo humihindi sa Diyos at sa simbahan sapagkat hindi natin kaya ang pinagagawa ng Diyos at ng simbahan. Ikalawa mga kapatid, umaayaw tayo sa manukala ng Diyos sapagkat mas komportable ang aking kinalalagyan ngayon kesa dun sa pinagagawa ng Diyos. Umaayaw tayo at humihindi tayo kay Jesus, mga kapatid, sapagkat agaran. No? Ay gusto natin ang agaran sagot kesa dun sa sagot ng Diyos. Ang Diyos ang pinagpasunod. Yung buong katotohanan, gusto natin agad ng instant result sa Diyos. Agad ang kasagutan mula sa Diyos. Pero ang Diyos po kasi matagal sumagot, kaya umaayaw tayo at humihindi tayo sa Diyos. Mga minamahal ko mga kapatid, opo tayo kay Jesus. Yun po ang katotohanan. Umuo tayo kay Jesus, pero ating mga desisyon, ang ating mga paninindigan, ang ating mga pinapahalagahan sa ating buhay, yung ating mga prinsipyo sa buhay ay hindi tumutugma sa pakikisalamuhan natin sa ating kapwa at pakikipag-ugnayan natin sa ating Diyos. Malaki po yung pagkakaiba natin. Sobra po ang pagkakaiba nung meron pang prinsipyo, meron pang paninindigan, pero hindi tumutugma doon sa pakikisalamuhan mo sa iyong kapwa at hindi rin tumutugma doon sa dulo ng simbahan. Mga kapatid, malaking oo, pero malaking hindi. Umuo tayo sa harap ng Diyos, pero humihindi tayo sa realidad ng buhay. Mga kapatid, madalas po natin marunin ang salitang pamamatawanan ko. At kapag sinabi natin pamamatawanan ko to, ang ibig sabihin, maninindigan ako. Kapag sinabi natin pamamatawanan ko si Jesus, ibig sabihin, maninindigan ko si Jesus. Kapag sinabi ko pamamatawanan ko ang simbahan, maninindigan ako para sa simbahan. Pamamatawanan ko ang pagiging katoliko, ibig sabihin, maninindigan ako sa pagiging katoliko. Mga kapatid, mahirap po manindigan. Kapag sinabi natin pamamatawanan, ibig sabihin, maninindigan tayo. At ito po ang katotohanan.
mahirap manindigan para kay Jesus. Mahirap manindigan para sa kabutihan. Mahirap manindigan para sa katotohanan. Mahirap manindigan para sa katarungan sapagkat may kalalabasan po ito. May konsekwensya po ang lahat ng ito kapag tayo manindigan sa katotohanan, sa daigdig ng mga kasinungalingan, may kalalabasan tayo. Kapag tayo ay manindigan para sa katarungan, pinaglaban natin ang mga inaapi, may kalalabasan tayo. At kapag tayo naman po ay manindigan sa kasamaan, sa kademonyo man, may kalalabasan din tayo. May konsekwensya rin po ito. Kaya saan tayo pipiling? Kuminsan gumiginda tayo. Alam nyo mga kapatid, wala pong gitna o neutral pagdating sa magsunod kay Kristo. Yung po pong katotohan, wala pong gitna o neutral sa magsunod kay Kristo. It's either we are for Christ or we are against Christ. Maaminaman ko mga kapatid, sa Ebanghelyo, yung una pong sumagot ng oo. Alam niyo mga naalala ko tuloy yung ano? Ano ba'y naalala ko ito? Si, yung mga millennials mo ngayon, no? Matulad nito si Kay, no? Mga millennials mo yan, mahilig po magsabi ng mga wait lang yan. Wait lang po, wait lang po. Puro wait lang ng wait. Hindi naman po siya, no? Pero yung mga millennials, pati yung mga matatanda, minsan yung matatanda, nabinilig, ganyan sila eh, no? Pero hindi na bagay sa matatanda. No? Hindi na bagay sa... Nandito ba si Pare Walden? Hindi na bagay sa mga matatanda. Yung pagkasinabi, wait lang. No? Hindi na bagay. Sa mga bata lang po bagay, wait lang. Kapag sinabi ng bata, wait lang po. Yung wait lang po na yan, ano, hanggang bukas pa yan. O kaya hanggang mamaya o madaling araw yan. Doon po sa Ebanghelyo, may nagsabi po, opo, susunod ako. Pero sa bandang huli, ay, sinabi niya, hindi po ako susunod sa inyo. Pero sa bandang huli, tumalikod siya at umoko siya. Isa naman, sinabi niya, parang nandoloko na, oo, susunod ako sa iyo. Pero kung katotohanan, hindi po siya sumunod sa ama. Ano pong ibig sabihin nito mga kapatid? Ang ibig sabihin po nito, mula po na, doon po sa sumunod ng ayoko po, ito po yung mga tao na wala ng pag-asa. Ito yung mga taong bumalis na sa Diyos. Ito yung mga taong nagdunga na sa Diyos. Ito yung mga taong naging madilim ang buhay nila at pinalikuran nila ang Diyos at umayaw sila sa Diyos. Ito yung mga taong mga kapatid na ayaw na nila maglikuran ng Diyos at ayaw nila pumasok na sa sirba. Pero sa bandang huli mga kapatid, dahil po sila ni Jesus. At nung nahin po sila ni Jesus, mga kapatid, yung ayaw nila, yung paghindi nila sa Diyos, ay naging opo para kay Jesus at sa simbahan. Yung pangalawang klase ng tao, mga kapatid, ito naman yung mga tao, oo, umuho po sila, pero sa matang muli, mga kapatid, hindi nila sinunod ang Diyos. Para bang umuho po sila sa Diyos, pero malaking hindi ang ginagawa nila. Umuho sila o sumusunod sila, kilala nila ang Diyos, mahal nila ang Diyos, pero ang problema ng mga kapatid ay ganito, ang palagay nila sa kanilang sarili, mas mabuti sila kaysa sa iba. At yun po ay nakakatakot. Kapag ang palagay natin sa ating sarili, mas mabuti tayo para sa iba, o mas mabuti tayo kaysa sa iba, nakakatakot po yun. Nakakatakot po yun. Ang tingin nila sa kanilang sarili, mas masipag sila kaysa sa iba. Ang tingin nila sa kanilang sarili, mas mapagpinggol sila kaysa sa iba. Higit sa lahat, hindi sila tumatanggap ng pagkakamali. Hindi nila pinamanawalan ang kanilang pagkakamali. Hindi nila pinaninindigan ang kanilang pagkakamali. Ikakatwiran pa nila ang kanilang pagkakamali. At yun po yung nakakatakot. Sapagkat sinasabi nila, oo, Panginoon. Pero ito po ang kanilang ginagawa. Sapagkat ang buong pag-aakala nila mga kapatid, sila'y may karapatan
maglingkod at maging mabuti sa harap ng Diyos. Kadalasan, mga kapatid, itong mga tao ito, mataas ang pamantayan nila sa kanilang sarili kaysa sa Diyos. O autos ang pamantayan, ganito lang, sila mas mataas ang pamantayan. Mga minamahal ko, mga kapatid, sa Ebanghelyo meron yung dalawang anak. Yung isa umobo, tapos yung sumunod. Yung pangalawa, umayaw. Pero sa bandang huli, sumunod din. May pangatlong anak. At ito pong pangatlong anak na ito, talagang umobo sa Diyos. Sabi nga sa ikalawang pagbasa, naging masunurin siya hanggang kamatayan. Pagamat siya'y Diyos, hindi niya ipinagtaya ang kanyang sarili sa pagiging Diyos. Ang kanyang pangalan ay walang iba kundi si Jesus. Siya po yung pangatlong anak na ang buong buhay niya ay oo sa Ama. Kaya po siya naging oo sa pagkakapagin dahil sa kanyang pag-oo, tayo ay naging anak ng Diyos. Dahil sa kanyang pag-oo, mga kapatid, tayo ay may pintuan, bukas ang pintuan ng langit para sa ating lahat dahil umuho ang anak na ito. Sabi nga po ni San Pablo, siya'y nananiling oo sapagkat siya ang katuparan ng lahat ng mga pangako. Mga kapatid, ang kwento po sa Ebanghelyo, binasa po natin ngayong gabi ay istorya natin. Tayo po yung mga hindi masunuring anak ng Diyos. Kasama na po ako doon. Hindi po tayo masunuring anak ng Diyos. Patuloy po tayo umuupok sa Panginoon. Pero mahirap pangatawanan ang pag-upok sa Panginoon. May mga panahon na ang tugon natin ay oo, pero nawawala na po tayo ng pag-asa. Nawawala na po tayo ng pag-asa sapagkat napakahirap umuho sa Diyos. At may mga panahon po, mga kapatid, na tayong tao lang naman talaga tayo, makakamali tayo, hindi tayo sa Diyos. Pero ito po ang sinasabi ng Diyos ngayong gabi ito. Ang Diyos po ay nagsasabi, huwag kang humindi. Sapagkat patuloy kita mapahalin. Oo, sinasabi ng Diyos ngayon, patuloy kitang mamahalin. Opo, patuloy kitang patatawarin. Opo, patuloy kitang paglilingkuran. Opo, patuloy kitang uunawain. Opo, patuloy akong inibig para sa iyo. Yan po ang sinasabi ni Jesus sa atin ngayong gabi. Upang sa gabi, hindi tayo wala ng pag-asa na umuho sa Diyos. Kahit mahirap po ang pag-opo sa Diyos. Ang opo ni Jesus ay walang kamatayang pag-ibig at pangunawa sa ating lahat. Yes, I do. I will love you till the end of time. Hindi po mantayan. Yan po'y hinalong ko sa Ebanghelyo ni Mateo, Kabanata 28. Ako'y kasama niyo hanggang sa katapusan ng day. Yes, I do. I will love you till the end of time. Amen.